Magandang umaga mga ka-Ajun. Welcome back po sa aming channel ng aking tatay na sa ngayon ay kasalukuyang nagbabading. Okay? So ngayon, tuturuan namin kayo ng isang method kung paano natin i-graph yung kalamansi. Hindi gamit ha, hindi sa pamamagitan ng budding, kundi sa pamamagitan ng tinatawag na Z-grafting method. Yan. Sa totoo lang, hindi namin ito madalas ginagawa kasi medyo matrabaho. Pero mas magiging attached yung sayon saka yung seedlings natin kasi marami siyang portion na pagkakabitan. So, game. Umpisahan natin. Pa. Okay? Hey. Sana. Kailangan natin ay yung seedlings, yung stock. Ilang buwan po yan pa? 4 months. 4 months. Okay. Tapos, ito, sayon. Sayon. Saan galing po yan? Sayon ito na kalamansi. Ito kayo kukuha sa kalamansi na medyo magaganda ang bunga, malalaki. Kita nyo na kung wala sakit, ito kayo kukuha sa wala sakit. Makinis. So yan, masayo natin. Yung mga buds niya, buhay na buhay. Malulusog. Malulusog. Nga pala, hindi tayo kumukuha ng sayon na labas na yung mata niya. Yung medyo marami ng green masyado. So ito, tamang-tama lang yan. Ayan, bago pa lang. Ito, ang preparation ng seedling para saan natin cut. Ito na, ganito. Saan ba dapat sila mag-cut, Papa? Saan ba dapat sila mag-cut? Sa kasayis, siyempre. Sa kasukat. Ito, preparation sa seedling natin. So, first cut. First cut. Then, second cut. Dun sa likod lang yun. Ayan. Bali. Kaya magiging itsura niya. Ayan. Ayan. Yung kabilang side, manipis lang yan. Okay na. Pwede naman tayo sa sayon. Ali, ito. Ito yung preparation ng sayon. So, balutan natin siya ng stretchable plastic. Turuan namin sa inyo mamaya kung paano namin ginagawa itong stretchable plastic na to. Para hindi na kayo bumili ng mga grafting tape. Kasi medyo mahirap maghanap. Ayan. Ang good sayon, meron siyang 3 to 4 or mahigit na buds, active buds. Ayan, yun yung kinoconsider natin as a good sayon. Ayun. First cut ulit. Isang manipis lang. Okay. Then, punta tayo dun sa part na likod niya. Yan. Ganyan yung magiging itsura ng sayon natin. Ayan yung cut. Third step, ito na yung pagdudugsong ng dalawa. Kaya siya tinawag na Z method grafting.
letter Z siya. Ayan. So ito yung ginagamit naming plastic sa aming panali. Sure Super Elastic Ice Bag. Okay. Ito ang ginagawa namin. Bukat natin ng mga 1 inch. Boom. Okay, cut 1 inch. Hati sa gitna. Ayun. So, tingnan nyo. Tingnan nyo ito. Kung gaano siya ka-elastic na talaga. Parang. Okay. 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 Yung para hindi na tayo bumili ng ano ng grafting tape. Medyo mahirap kasi maghanap ng grafting tape dito sa atin. Ayan. Napaka-elastic niya. So, tamang-tama na siya sa mga pang-balot natin. Pang-secure ng mga pinagdugsungan. Go. Gaano ba kahigpit yan pa? Basta estimate na lang na yung lumapat yung kanyang balat. Kasi dun nagkakatalo yung iba eh. Sa higpit. Angat nga natin kung mahigpit ba talaga yan pa. Kung gaano kahigpit yan. Ayun. So, good yan. Yan. Okay. So ang last step, cover natin ng plastic. Okay. So sana nakuha niyo yung Z method natin. Ngayon. Ina. Ayun mga ka-Ajun,
Okay na. Thank you sa panonood. At kung may mga clarification po kayo, just comment down below at sasagutin po namin yan isa-isa. So, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated sa aming mga susunod na mga video. So, thank you!